Today, let us learn more about the admirable effects of the Rosary or ang mga kamangha-manghang mga epekto ng Rosary. According to Blessed Alan, the Holy Rosary is the root and storehouse of countless blessings. These are some effects of praying and devotion to the Holy Rosary. First, sinners are forgiven. When we pray the Holy Rosary, hindi lang ang kasalanan natin ang napapatawad, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Second, souls that thirsts are refreshed. Napapawi ang pagkauhaw natin sa pagmamahal ng Diyos kapag tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario. Third, those who are fettered have their bonds intact. Ang mga hiwalay ay nagkakaroon muli ng ugnayan. Fourth, those who weep finds happiness. Kapag tayo ay nalulungkot, gumagaan ang loob natin dahil sa consolation na nare-receive natin galing kay Mama Mary. Fifth, those who are tempted find peace. Naliliwanagan tayo at natutulungan na lumayo sa pagkakasala. Sixth, the poor finds help. Sabi daw, kapag tayo ay nangangailangan ng tulong, lumapit tayo sa mahal na Birhen at nilalapit niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Seven, religious are reformed. Sa ating patuloy na pagdarasal ay patuloy din tayong nagbago ng pagmamahal ng Diyos. 8. Those who are ignorant are instructed. Natututo tayo sa kabila ng ating mga kamangha-manghang sa tulong ng ating mahal na Ina. 9. The living learn to overcome pride. Natatanggap natin ang biyaya ng pagiging mapagpakumbaba sa ating pagdarasal ng Santo Rosario. At ang huli, the dead, the holy souls in purgatory have their pains eased by suffering. Natutulungan natin ang mga kaluluwa na mas mapadali silang makasama ng ating Panginoon at makamtan ang buhay na walang hanggan. Ang iba pang mga epekto nito are its ability to convert hardened sinners. Ang ibang mga makasalanan ay inaabot ng 20 or 30 or even 40 years of sin. But they are being converted because they persevere in saying the Holy Rosary. The Holy Rosary teaches us about the virtues of Jesus and Mary and leads us to prayer and to imitate our Lord Jesus Christ. It also teaches us to approach the sacrament often in order to genuinely strive after Christian virtues and to do all kinds of works. The Rosary also gained indulgence for us. One day, Our Lady said to Blessed Alan, and I quote, "I want people who have devotion to my Rosary to have my son's grace and blessings during their lifetime and at their death. And after their death, I want them to be freed from all slavery so that they will be like kings wearing crowns and scepters in their hands and enjoying eternal glory. Amen." Let us pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.